Magandang araw mga tol, ito nga po ang payag ni Cuadro Alas sa kanyang post-fight interview. Mapapanood po natin ang buong video sa YouTube channel ni Boss Rich Don. So like and subscribe na rin kayo sa kanyang channel mga tol. Reaction at opinion lang tayo tungkol dito sa payag ni Cuadro Alas. Unang sinabi nga po ni Casimero, tanggap niya ang resulta ng laban at nirerespeto niya ang desisyon ng referee. Nagkaroon ng untugan sa round 4. Tinignan naman ng medic itong si Oguni pero tinigil agad ang laban. Tingin ko mga tol, mas marami pang malalang sugat ang nakita ko kumpara dito sa sugat ni Oguni. May nababasagan pa nga ng panga pero hindi naman hinihinto agad ang laban. Tulad na lang sa naging laban noon ni Oscar Valdez. Naoya Inoue lumaban kay Donaire kahit nabasagan ng eye socket sa round 2. Umabot pa rin ang laban sa round 12. Pangalawang sinabi ni Casimero mga tol, kaya niyang tanggapin ang pinakamalakas na suntok ni Oguni. Umatras at nagdepensa lang daw muna si Casimero dahil maraming suntok itong si Oguni para daw maiwasan ang anumang solid na tatama. Hinayaan lang daw niya na susuntok itong si Oguni para makahanap ng tiempo at ma-open sa counter. Pangatlong sinabi ni Casimero tungkol kay Naoya Inoue, kaya daw niya talunin si Inoue. Matagal na raw niya kinocall out, bakit hindi na lang ipalaban sa kanya para matuldukan na kung sino ang mas matibay. Kung si Inoue daw ang kalaban ni Alas mga tol, itodo niya ang training at ipapakita sa laban kung gaano kagaling ang isang Casimero. Pang-apat na sinabi ni Casimero mga tol, sa round 1 kaya daw niya tapusin agad ang laban. Pero hindi daw niya ginawa dahil maraming nanonood sa laban, baka daw mabitin ang nanonood. Gusto lang daw niya painitin ang laban para mas exciting. Panglimang sinabi ni Casimero, 40% lang daw ang lakas na binigay niya kung ikukumpara sa lakas ni Oguni. Naging sparring partner ni Inoue itong si Oguni pero bakit daw mahina si Oguni kung lakas lang ang basehan. Pang-anim na sinabi ni Casimero, parang chill-chill lang daw ang ginawa at parang nag-public workout lang. Pang-pitong sinabi, kung stamina lang daw ang usapan, hindi pa todo ang ginawa ngayon ni Casimero. Mas malakas at mas maraming stamina ang babaunin kung Naoya Inoue ang kalaban. Ngayon kasi parang nag-chill lang muna si Casimero, hindi nag-super saiyan. Pang-walong sinabi mga tol, pagdating ng round 5 and 6, dapat tatapusin na raw ni Casimero ang laban pero nagkaroon ng aberya. Accidental headbutt ang nangyari sa round 4 at tinigil agad ang laban at naging tabla. Kung nagpatuloy daw sana ang laban, siguradong tatapusin ni Casimero sa susunod na round. Kaya ko naman tapusin na isang round yun pero hinahayaan ko lang na umabot ng matagal na round para naman maganda yung laban na ipapakita. So anong masasabi nyo sa naging payag ni Casimero mga tol? Parang public workout lang ang ginawa kay Oguni, 40% pa lang ang lakas na binigay. Hindi raw tinapos agad sa round 1 para mas exciting ang laban. Pero base sa obserbasyon ng karamihan mga tol parang binuhos na ni Casimero ang lakas niya sa round 1 and 2. Hindi lang napuruan si Oguni kaya umabot sa round 4. Pagdating naman sa depensa mga tol, kita po natin tinatamaan si Casimero dito kay Oguni. Medyo mabagal pa itong si Oguni at kulang sa power. Paano na kaya kung isang Naoya Inoue ang kalaban? Isang mabilis at may power, kaya rin tumagal sa laban na walang problema sa stamina. Makikita na lang natin yan mga tol kung mapalaban na si Casimero kay Naoya Inoue. Pag si Naoya Inoue, tudo na talaga sa ensayo. Ngayon parang light lang, parang chill. Pero parang public workout na yata yun.